What's up mga kabibis? So, ito yung new version natin na 32mm siya. Tapos, bolt action. So, ang bala niya is pwedeng pellet air gun, airsoft BBs, tsaka ball bearing na kasing size ng airsoft BBs. So, samahan niyo ako, assembly natin siya. So, 32mm, naka one-way bulb. So, ito pala yung one-way bulb niya. So, papakita ko muna sa inyo. So, ito yung one-way bulb. Ayan. Yung mismong one-way bulb niya, nasa mismong male adapter. Ito siya. So, ito, ano lang yan, extension para dito sa pump. So, pwede kayong magpalit dito. Tatanggalin nyo lang yan. Tapos, sasalpak nyo yan dito sa joint tube na may thread. Ayan. Ayan, joint tube. O parang style din siya na coupling. Pero, iba yung ano niya, design niya. Ayan. So, ganyan siya. 20mm din yan. 20mm. Tapos, pasok siya sa 32mm. Mag-a-adjust ka lang ng tape. So, ito na siya. So, ito na yun. Yung joint. So, nilagyan natin siya ng tape, no? Tapos, ilalagay natin siya dito. Papasok natin siya sa loob. Ayan, dito. Papasok natin sa loob. Ayan. Ayan, papasok natin dyan. Sagad natin. Ito na mga kabibis, no? Nakasagad na siya. Ayan siya. Tapos, itong one-way bulb, yan ang papasok dyan. Ayan. So, may tutorial ako nito. Ano yung nasa unahan. Ayan. Nalagay natin yan dyan. So, 32mm. Ang dami niya ng upgrade. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung pump. Ito. So, maglalagay pa rin ng tornilyo dito, no? Tornilyo, tsaka dito sa kabila. Para hindi niya maitulak ito. Ayan. So, ayan na siya mga kabibis, no? Nabubuo na siya. Ayan. Wala na siyang ball valve. Automatic valve na siya. Tapos dito naman, kung mapapansin nyo, ganyan yan. At meron tayong O-ring. Kailangan din natin tong O-ring na to. Yung O-ring. Dyan siya mag-a-adjust. Kung, kasi yung... yan, katulad yan. Yan. Pakita ko sa inyo. Yan. Lalagay muna natin yung dalawang O-ring. Sukat na sukat na yan mga kabibis. Kung mapapansin nyo, dalawa yung O-ring niya. So, ito yung purpose niyan. Ito yung purpose niya mga kabibis. So, mga kabibis, ito yung ating bolt action. So, ayan siya. 20mm. 20mm yan. Yung regular na PVC lang. Wala tayong gagamitin na toy gun dito. Isa lang ang gagamitin nating toy gun. Yung half-up rubber lang ang kukunin natin. Pero, meron tayong pampalit alternative. Pwede natin siyang palitan ng mas madali. So, ito mga kabibis, papakita ko sa inyo. So, ito yung ating barrel. Yung 13mm diameter by 16mm. So, 16mm, 13mm, 13mm itong middle. Kasyang-kasya ngayon pedyolin dyan mga kabibis. Yan ang sinasuggest ko sa inyo. Yung barrel na yan. So, ito yun mga kabibis, no? So, ito, paano ko ginawa ito mga kabibis? Ito yung kanyang half-up rubber mga kabibis. So, nabubunot siya mga kabibis. High temperature yan mga kabibis. So, saan ko nakuha ito mga kabibis? Ito. Tignan nyo siya.
Ito mga kabibis, marami akong hapak rubber. Ayan. Saktong-sakto yung ano dyan mga kabibis. Mag-adjust ka lang ng konti. Babawasan mo lang ng konti sa loob. Pero high temperature yan mga kabibis. Subok na subok na yan. Isinalang ko na yun sa nagbabaga na stainless. Pero hindi siya natitinag. Natinag lang siya mga kabibis. Nababawasan siya sa liha. Pero sa mainit mga kabibis, hindi mo siya matutunaw. Yan mga kabibis. Yan yung high temperature na rubber. 50 pieces yan mga kabibis. Sa Shopee meron yan. Ito mga kabibis. Tapos mga kabibis, same process pa rin ng paggawa natin ng barrel. Yung pagdugtong natin ng barrel, nasa ano yun? Nasa isang tutorial ko yun. How to make barrel, pump, at divider. Ito mga kabibis. Paano ko ba nagawa ito mga kabibis? So, kailangan nyo rin ng 8mm ang outer diameter, 8mm ang inner diameter mga kabibis. Ito yun mga kabibis. Ito yun mga kabibis. 10mm ang outer diameter niyan mga kabibis. 8mm naman ang inner diameter mga kabibis. Yan. So, ang kagandaan pa dito mga kabibis, yung 8mm na bulitas, pasok na pasok talaga mga kabibis. Walang singaw. Wala kang makikitang singaw mga kabibis. Talagang swak na swak siya. Yan. So, abangan nyo yung tutorial ko nito, yung 8mm na bulitas. So, uunahin ko muna itong ano, yung request ni Zap Marvin. So, malapit nang matapos. So, mga kabibis, no? Pumutol ako dito ng, yan, siguro mga 10 inches siguro. 10 inches, sorry. 10mm o 15mm yan. Pumutol ako. Tapos ito na yan. Ito yan. So tatanggalin natin, no? Tanggalin natin. So ito na mga kabibis, no? Ito yung pinutol natin. Ayan. Galing yan dito sa 10mm. 10mm ang outer diameter. Ang inner diameter niya is 8mm. So ayan. Magkakapartner yan mga kabibis. Magkakasunod-sunod yan. Yung sineshare ko sa inyo na mga ano tawag dito. 8mm by 6mm inner diameter. Tapos 10mm naman to. 8mm ang outer diameter. 8mm ang inner diameter niya. So, ayan. Pumutol tayo ng ganyang size. Ayan. Tapos, ito. Kasi, pag pares na 8mm, outer diameter nito, 8mm. Tapos, inner diameter nito is 8mm. Hindi yan kasya, mga kabibis. So, ang gagawin nyo, mag-a-adjust kayo. Gagasgasin nyo ng liha yan. Ito. O kaya, isalpak nyo ito sa barena. Tapos, paikutan nyo sa liha. Ang bilis. Ang bilis mapudpod. Doon pa lang siya papasok. Dapat 'wag sobrang luwang, yung saktong sikip lang talaga. So ngayon ipapasok natin 'to mga kabibis, no? Papasok natin 'yan. So 'yun mga kabibis, no? Swak na swak. Tapos mga kabibis, itong ating hapap rubber, ang panggasgas nito sa loob is liha. So ito yung gamit ko mga kabibis. So ito yung gamit ko mga kabibis. So gagamit ka ng barena talaga dyan. Barena. Tapos yan. Hanggang sa lumuwang ng konti. Yan. Hanggang sa lumuwang siya. So yan mga gamit ko. Yan. Magagaspang yan eh. Kaya talagang luluwagan niya. Pero kung sa init mga kabibis, hindi basta-basta mapupupod yan ng ating dag. Kasi yung stainless, nagbabaga na yun. Pero pag sinuot mo dyan, hindi talaga siya natitinag. Kaya masusubukan mong high temperature talaga siya. High pressure, high temperature. So ito na mga kabibis, no? So ang kagandaan pa dito mga kabibis, pwede ka magpalit-palit ng hapap rubber mo. So ito yun, itong hapap rubber na to, galing to sa toy gun ng Avengers, yung
isang toy gun na ginagamit ko na kulay blue. So ito yung kinuha ko siya. Saktong tak, saktong sakto rin siya diyan mga kabibis. So ayan siya mga kabibis. Yan. Tapos yan. Kung gusto niyo magpalit ng O-ring ulit, pwede niyo palitan dito sa high temperature din. Ganyan lang siya. So ngayon, hindi yan mabubunot mga kabibis. Kasi alam niyo kung bakit, ito, sabihin ko sa inyo. So lalagay natin sa ano, no, sa barrel. Pero bago ang lahat mga kabibis, no, lalagyan muna natin siya ng tape dito. Tape. Napakita ko sa inyo kung paano. Ito mga kabibis, small tape. Ayan. Dito. Tapos sa gitna. Ayan. So ito yung tape mga kabibis, no, pinantay muna natin dito. Tapos lalagyan pa natin ng sa gitna para iipitin niya to. Ayan. Ayan. So ito na, ito yung gagamitin natin mga kabibis. Hindi pala pwede yung ano, yung medium. Hindi pala pwede yung small. Yung large ang gagamitin natin para sakop na sakop niya lahat. Para sakop na sakop niya. May matitirang allowance ng konti. Makikita niyo mamaya mga kabibis. So ito na mga kabibis, no. So ito mga kabibis, no, na yan, masakop na natin siya. Ayun, yan ang papasok dito. Yan ang maglalock dito, yan. Papasok yan. So yan mga kabibis, no. So ito na siya. Ngayon mga kabibis, bubutas tayo dyan mamaya. Tapos ito naman, yung case ng ating bolt action, ilalagay na natin dito. Ayan. Sakto yan dyan mga kabibis. Ayan. Papasok yan dyan. Ayan, papasok yan dyan. Pero bago yan, ipapasok muna natin to. So ayan, maglalagay tayo ng tape dyan. May tape na. Kaya may guhit dyan, may tape to. Para palatandaan. So, papasok natin. Siya. So wala hindi ko pa siya nabubutasan dito eh, yung kasaan. So ngayon ipapasok natin siya dito. Ayan na siya mga kabibis. Ayan o. Swak na swak. Yun. Pasok na pa. Yan ang bolt action na walang singaw. Sinisigurado ko sa inyo mga kabibis, 100%. Walang singaw yan. Kasi yung ito, yung stainless na yan, papasok yan dito sa rubber. So yung sa rubber na yan, iko-compress na yung pinaka-outer ng yung tumutulak ng bala. So kaya pag bumuga yan, diretso lang sa barrel. Walang singaw. Ayan mga kabibis. Tapos mga kabibis, no, hindi mo na kailangan bagbagin pa to pag gusto mo magpalit ng APAP rubber. Yan, no, susungkitin mo lang yan. Halimbawa, gusto mo magpalit. Itong green na yan, medyo maiksi kasi yan. Itong isa, medyo mahaba. Kaya itong O-ring na to, so kapag green, dalawa yan. Dalawang O-ring ang ipapatong mo dyan. Pero pag magpapalit ka na ng kulay black, tulad nito, medyo mahaba. So ayan mga kabibis, no. Tulad nito, medyo mahaba.
papasok mo yun dyan. Ngayon, babawasan mo ngayon to. Magbabawas ka ng O-ring dito. Ayan, babawasan mo yung O-ring. So, ayun. Pasok na pasok siya. Pero pag hinila mo yan mga kabibis, hindi sasama yung ano dyan, hindi sasama yung rubber. Ayan, hinila ko siya, hindi, tinulak ko siya, hindi sumama yung rubber. Medyo mahirap pa kasi wala pa akong ano, hindi ko pa nagagawa dito. So i-update ko kayo dito, no? Pati yung test fire niya mga kabibis. I-update ko kayo dito. So ito na mga kabibis, no? Meron na siyang ano, meron na siyang hawakan dito. So ito na yung pinaka bolt action niya. So mapapansin nyo yung hapap rubber. Ito yun. Yung kulay green, pwedeng tanggalin, pwedeng palitan ng iba. Tapos ito yung stainless, yung pressure pusher. Tumutulak sa bala, dyan na rin lumalabas yung pressure. Tapos meron yan O-ring na kapatong, dalawa. So kung magpapalit ka ng black, so babawasan mo siya ng isa. Kung papalitan mo ng green, dadagdag mo yung isang O-ring. So hindi lang yan mga kabibis, no? Ang kagandahan dito, so disassemble siya, pwede mo siyang tanggalin. So pag tinanggal natin siya, ganitong mangyayari. Yan. Kung ayaw mong mag bolt action, kung gusto mong mag magazine, ito yung lalagay mo. Sukat na sukat yan mga kabibis. Yan. Yan. Ito, di magazine yan. Lalagay natin yung isang magazine. So ito yung kanyang magazine. Ayan. So ayan na siya. Tapos ilalagay natin to dito. Ayan. Diyan yan. So ang magiging scope natin dito ay yung bushnell. Bushnell siya. So tapos yung ano niya, yung handle niya is yung napapalitan din yung igniter niya. Ayan. Pagagandahin pa natin yung mga gawa natin para matutunan din ng iba. Yan ang mga kabibis, no? So one way valve, tapos bolt action, ang bala niya is ball bearing, aircan pellet at airsoft BBs, tatlo. So yan mga kabibis, no? So abangan yung finish product nito mga kabibis at yung test fire niya. So yan, ibabalikan natin sa bolt action. So ito yung kulay black na lock style. Ayan, ito yung bagong kay Boss Yamwil. Ito yung unit nyo. Tapos na. Bolt action with magazine. Regular ball valve. Ilang mga kulay.